Guancho Abigo, 59 años, isa po siyang iglesia ni Cristo. Ang tanong ko po'y ganito, nasaan po ba ang Diyos bago lalangin ang langit at lupa? Yun lang po. Po, ang tinatanong yung langit at lupa, itong lupa natin at saka itong langit na nakikita natin, yun po ba tinatanong nyo, kapatid? Kapatid Dunaeli, ito daw ang lupa ito at saka yung langit na yun. Nililiwanag ko lang po, kapatid, ano? Sabi kasi sa Genesis, uno-uno, pakibasa kapatid na Daniel. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang mga langit at ang lupa. Nakita nyo? Nang pasimula nilikha ng Diyos ang mga langit at ang lupa. Sino nauna? Yung lumikha o yung nilikha? Naturalmente ang nauna yung lumikha. Eh nilikha niya lang ang langit at lupa. Eh di, wala pa langit at lupa, nandoon na siya. Ang tanong ngayon, asan ba siya bago pa nilikha langit at lupa? Kaya niliwanag ko sa inyo, kapatid. Ang tinutukoy nyo bang lupa, itong lupa natin, at saka itong langit na nakikita natin. Bago po nilalang ng Diyos yung lupa natin, at yung langit na nakikita natin, meron na pong isa pang lupa. Meron pang isang earth o lupa o mundo na dun siya nakatira. Bago nilalang itong langit at lupang ito. Basahin natin ang 8:22 ng Kawikaan. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad bago pinasimula ng kanyang mga gawa ng una. Ako'y nalagay mula noong araw, mula ng walang pasimula, bago nalikha ang lupa. Ako'y nailabas ng wala pang mga kalaliman, ng wala pang mga bukal na sagana ng tubig. Bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol ay ako'y nailabas. Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni ang mga parang man, ni ang pasimula man ng alabok ng sanlibutan. Nang kanyang itatag ang langit, nandoon ako. Nang siya'y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman, nang kanyang pagtibayin ang langit sa itaas, nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman. Nang bigyan niya ang dagat ng kanyang hangganan upang huwag salangsangin ang tubig ang kanyang utos, nang kanyang iayos ang mga patibayan ng lupa. Nasa siping nga niya ako na gaya ng matalinong manggagawa, at ako ang kanyang ligaya sa araw-araw, na nagagalak na lagi sa harap niya, na nagagalak sa kanyang tinatahanang lupa. Ba, nung ginagawa pala ng Diyos ang lahat ng bagay, nandun siya sa kanyang tinatahanang lupa. Meron palang ibang lupa bukod sa lupa natin. Merong ibang earth kesa sa ating earth. Merong ibang mundo kesa sa ating mundo. At yun ay kanyang tinatahanang lupa. Basahin natin sa English, kapatid na Daniel. Rejoicing in the habitable part of his earth. Ayun, his earth. Rejoicing in the habitable part of his earth. Sa kanyang tinatahanang lupa. Merong tahanang lupa ang Diyos. Earth ng Diyos. Meron siyang tahanan. At yan ay pinapatunayan ni Kristo. Bago pa nilikha langit at lupang nakikita natin, itong lupang tinatahanan natin, meron ng lupang tinatahanan ng Diyos. Basahin natin ang 14:1 ng Juan. Huwag maggulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Kita mo, sa tahanan ng ama, may mga maraming mansion, sabi ni Kristo. In my Father's house, there are many mansions. Sa bahay ng aking ama, maraming tahanan. Paparoon ako, ipaghahanda ako kayo. De iba yun. Kaya nga sabi niya, paparoon ako eh. Andito siya sa lupa nung sinasabi niya ito eh. Nandito siya sa ating lupa eh. Pero paparoon siya dun sa tinatahanan ng ama. Ipaghahanda ng kalalagyan yung mga sumusunod sa kanya. Tapos ikaw, babalik ako. Kukunin ko kayo. Sasama ko kayo dun.
De ibang lugar yon, ibang lupa yon, ibang earth. Kaya ang sabi dun sa kawikaan, siya ay nagagalak sa kanyang tinatahanang lupa. Bago pa nilikha ang ating lupa, bago pa nilikha ang langit na nakikita natin, mayroon na siyang tinatahanang lupa. Yun po ang sagot, kapatid, na naunawaan. Parang kong salamat, brother. Salamat po, kapatid na Juancho. 59 ka na rin lang, pareho na tayong matanda na. Makinig.